Aries loves, welcome back to my Purple Aries channel. And nandito na naman po kayo sa another segment ng Chika with Aisha. And yes, you're with me. My name is Aisha. And yes, as you've read sa title, ito yung isang mga controversial, pinag-uusapan, pinag-iisipan, kuro-kuro, at palaisipan sa karamihan. And ito nga ay, paano kumikita sa YouTube? Lame. So yun, mga Aries loves, marami ako natatanggap na message. Isa to sa mga top questions na natatanggap ko. Paano nga ba talaga kumikita? Paano nagkakapera sa paggawa ng ganito? Sa pagsasalita sa tapat ng camera? So i-explain ko siya sa inyo, guys, based on my experience. Okay? I'm not saying na ako po ay isa sa mga tanyag na YouTuber. Bali, sasabihin, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagkaroon ng pera sa pamamagitan ng pag-YouTube. So, yan. Okay, disclaimer first, bago tayo magsimula, hindi ko to sinishare, guys, para mag-brag na kumikita ako sa pag-YouTube, keme. So, yan, gusto ko lang i-share sa inyo dahil marami na nga nagtatanong kung paano. So, yan, without further ado, let's begin. So, maraming klase or maraming ways kung paano ka magkakapera sa paggawa ng YouTube video. So, unang-una muna, guys, ika-clarify ko, sa paggawa ng video, hindi po kami kumikita base sa number of likes, no? Bali, mapapansin nyo, katulad ako, nagsasabi ako ng please like this video. Kaya lang, personally, kaya ko lang sinasabi, please like this video, para encouragement yun sa akin, para nalalaman ko, parang sa Facebook, para nalalaman ko kung marami bang nagkagusto dun sa video na yun, kung okay ba, thumbs up ba, kung good job ba yung ginawa kong video, specific video. So yun, hindi rin po kami binabayaran sa dami ng comments. So kahit mag-comments ka po ng mag-comments, guys, unfortunately, hindi dun binabase yung pagbabayad. At kahit i-bash nyo ng i-bash, kami, yes. Kahit maglagay pa kayo dyan ng napakadaming hater comments, o kaya kahit i-dislike nyo, hindi mababawasan yung binabayad sa amin. And ito pa yung isang parang mali sa pag-aakala. Hindi rin po binabayaran yung YouTuber based on subscribers. So, bali yung subscribers, ito lang yung basihan ng isang YouTuber kung gaano siya karaming follower. Pero importante rin yung subscribers kasi kadalasan yung mga company tumitingin yan kung gaano kadami yung subscribers mo. Mas madaming subscribers, mas madaming company, mas maraming brands ang maaakit na kontakin ka. Kasi syempre nga naman, maraming nagfa-follow sa'yo. So, most likely, mas ma-expose yung product nila sa mas maraming audience. So, yun. Kahit pa 1,000,000 yung subscribers mo, hindi ka babayaran ng 1 million dahil doon. Okay, so yes, I think you guessed that right. Binabayaran po kami, or ako, nababayaran ako by number of views. So, gaano kadami yung views ko. And I believe per 1,000 views yung binabayad. Hindi nga lang ako sigurado kung magkano per 1,000 views. Pero, nagre-range siya, I think, $3 and up. And I've researched na parang iba-iba siya. Depende siya sa per 1,000 views. Yung iba, nakakatanggap sila $5 per 1,000 views. So, yun. Ako personally, hindi ko alam kung ano yung way ko para makita ko kung magkano yung per 1,000 views ko. Kasi ang nakikita ko sa payslip ko with YouTube is yung talagang yung buo na. Okay, yun. So, yun. Views, binabayaran kami sa views. Tapos guys, kung mapapansin nyo, bago kayo manood ng video, may lumalabas na commercial or ads. Yan guys, nababayaran din kami dyan. Pero may nagsabi sila na pag in-skip daw yung ad, hindi kami mababayaran. Hindi ko lang sure kung gaano ka-accurate yun. Tapos, meron din na sa gitna ng video, mag-i-stop, may magpe-play na naman na ads. Yung iba kasi meron ganun ako, hindi ko pinili yun. Kasi ako, personally, pag nanonood ako ng video, tas nasa highlight na ako, biglang may lalabas na commercial, medyo na-annoy ako. Kaya, hindi ko siya pinili. Kaya ako, mostly yung mga ads ko, nasa unahan, bago nyo mapanood yung video ko. Yun. And then, meron din mga lumalabas na maliliit na ads dito, 'di ba? Yan. Yan screen. May makikita kayo dito, yung Fine Foreigner, Keme, Lazada, yan.
binabayaran din kami kasi may lumalabas na commercial sa aming page. So parang ano lang siya, isipin niyo na lang para sa TV, saan ba kumikita si GMA, saan ba kumikita si ABS. 'Di ba mostly kumikita sila sa commercial. So 'yun, yung mga companies na 'yan, yung mga Lazada, yung mga ano pa ba yung mga pinapalabas ngayon, yung mga Nido at kung ano-ano pa, yung mga ads na yan, kinokontakt nila si YouTube para maglagay sila ng certain ad, advertisement sa mga videos. And syempre, babayaran nila si YouTube. And since kami yung content creator, binabahagian kami ng biyaya ni YouTube. So, yun. Pagdating sa kitaan, hindi ko lang alam guys kung magkano talaga ako per 1,000 views, kaya hindi ko masasabi sa inyo. Tapos, eto guys. Eto na. So, hindi lahat ng YouTuber nakakakuha ng pera kahit makapag 1,000 views pa sila. Bakit? Meron guys, tinatawag na partnership. Ako, nag-partnership ako with YouTube, I think, last 2 years? 2 years ago. Pero, nag-YouTube na ako since 2011. Pero, hindi agad ako nakapag-partner kay YouTube. Kasi parang na-alert si YouTube. Ewan ko ngayon na, pero yung nung time namin, or nung time ko, hindi ka agad pwede makapag-partnered kay YouTube. Sobrang hirap. Pati yung mga thumbnail, hindi mo yan magagalaw hanggat hindi ka pa nakapag-partner kay YouTube. Hindi ko nga lang alam ngayon kung ganun pa rin yung kalakaran. So, ayun. Ako, nakatanggap ako ng email from YouTube kasi medyo dumami na ata yung views ko noon. Ganyan. Tapos, tinanong nila kung gusto nila ako mag-partnership sa kanila. And I said yes. Pero guys, good news kasi may mga way para makapag-partner ka kay YouTube and maka-earn ka agad ng money kahit hindi ka pa ganun kadami yung views mo or ganun kadami yung subscribers mo through network. Or multi-channel network, yun yung mga style haul, or yun sa atin, yung local sa atin, chicken pork adobo, ano pa ba, pop sugar, TMG, basta madaming multi-channel network, na kahit nagsisimula ka pa lang, kahit baguhan ka pa lang sa YouTube world, eh, pwede ka nang kumita ng pera, pwede ka nang mag-partner sa kanila, pwede nang malagyan ng ads yung videos mo through them. But, sobrang laking but, guys. Kasi, of course, nagsisimula ka pa lang, meron yung mga, ano ba tawag doon? Consequences? O meron yung mga twist. Since, nag-partner ka sa multi-channel network, yung matatanggap mo na pera, meron silang cut doon. And usually, guys, yung cut nila is mas malaki kesa sa makukuha mo. Kumbaga, kadalasan sa mga networks, nagkakaroon sila ng 70-30. Yung kikitain mo, 70% sa kanila. 30% na lang ang matitira sa'yo. Kaya, parang, what? Diba? Diba, guys? And guys, I'll be honest, nag-partnered na ako with a network before, no nag-i-start pa lang ako. Okay, pangalanan na natin, wala naman sigurong masama. The very first network na nag-partnered ako ay with Pop Sugar. Ayos naman, actually hindi ayos. Kasi nag-create ng videos pero never akong kumita ng pera. Never. Ato guys ha, sa mga nag-aspiring YouTubers, sa mga nagsisimula ng YouTuber and YouTubing career, yan, maraming mag-i-email sa inyo ng mga multi-channel networks na magaganda, mabubulaklak ang kanilang email template. Nandiyan yung sasabihin nila na, we see a lot of potential on your channel. Sobrang nanood kami ng channel mo, nagustuhan namin yung channel mo. Yun na, sa pinakababa, nakalagay na doon, gusto mo bang mag-partner sa amin? Papalaguin namin ang iyong channel. Lahat gagawin namin. Promises. But, be very, very careful in joining multi-channel network. Kasi, most likely, I'll be honest with you guys, frank na tayo, multi-channel network sometimes uses content creator for their own advantages, for their own good. Kumbaga, sige, derechahan na, gagamitin lang nila yung baguhan na YouTuber na yun para magkapera sila. Why? Kasi sobrang liit ng chance na makakuha ka ng pera. Katulad ko dati,
sobrang dami kong ina-upload. Na-upload ako ng upload ng videos. I was partnered with Pop Sugar. Sabi nila, lalago ako. Pero sa sobrang dami na ngayon ng content creator or aspiring YouTuber, sobrang imposible na nasa kanila lang o sa'yo lang yung focus nila. Kaya paano kanila i-help na mag-grow? So, gawa ka ng gawa ng video. Kumikita na yun ng pera, guys, ha? Kasi nalalagyan na ng ads. And since 7:30 ang hatian nyo, malabo ka talagang makakuha ng pera. Alam nyo kung guys kung bakit din po? Kasi mayroon tinatawag na, ano ba to? May tinatawag na starting amount para bayaran ka ni YouTube at least $100. Ano ba tawag dun? May tawag dun eh. Pondo? Basta dapat at least $100 yung na-earn ng channel mo bago mag-pay out si YouTube sa'yo. And yung yon medyo mahirap siya ma-reach kasi since nagsisimula ka pa lang, hindi ganun kadali na makapag 1,000 views ka. Tapos sabihin na natin, per 1,000 views, $2 lang. Kailan ka pa mag-$100? So yung pera mo, since 70-30 ang hatian, laging napupunta sa multi-channel network. So guys, be very, very careful when choosing multi-channel networks. Hindi, honest na tayo uli, hindi porket yung pinakasikat na YouTuber ay belong dun sa multi-channel network na yun, ay jo-join ka na. Hindi porket marami silang sinasabi na promises sa'yo, ay jo-join ka na. And yes guys, I'm not partner with any network as of the moment, and I don't think na magpa-partnered ako with other network as well. So, kung nakita niyo yung mga previous vlogs ko, I'm about to join sana Chicken Pork Adobo, but I've changed my decision and nag-decide ako na gusto ko na lang maging independent YouTuber kasi hindi naman ako ambitious na tao or ambitious na YouTuber na gusto ko maging on top katulad ng mga promises nila sa akin na meron silang plano ganito ganyan. Although maganda yung vision ng Chicken Pork Adobo, but yes, it's my own decision. Gusto ko guys, wala naman, so yon, it's really my choice na maging independent YouTuber na lang ako. So yun, ang nagpapasahod sa akin directly is si YouTube. Wala akong hinahatian na kahit anong network. So nakukuha ko yung sahod ko kay YouTube na buong-buong-buo. So yun. Yun, going back, yun na nga guys, gusto ko lang kayo i-warn in choosing multi-channel networks. Hindi porket sikat hindi porket meron dun mga members na sikat gogora ka na rin. Kung YouTube is something na passionate ka, hindi mo kailangan ng networks. Yung networks nga pala guys, kaya yung iba sumasali sa network is for exposure. Parang madalian, ladder. Pero ako, kung talagang passion mo to, hobby mo lang to, ayos ka na, independent. Darating din yung time, basta be yourself lang. Darating din yung time, nadadami rin yung subscribers mo. Ako, in my personal opinion nga lang naman guys. So, ayun, medyo lumayis na yung topic natin. So, yun yung mga ways kung paano kumikita sa YouTube, guys. Pagdating sa payout, maraming option. It's either PayPal, sa PayPal nila ipapadala, bank to bank, or yung sa akin na pinili ko, Western Union. Tapos, may mga cut-off. Ako, hindi ko lang alam kung pare-pareha sa cut-off. Pero ako, every 20th ng month, makikita ko, matatanggap ko na sa Western Union. Bali, inaano nila ako. Meron kasi Google AdSense. Yan, guys, sorry. Google AdSense ang tawag sa mga lumalabas na ads from Google. Kasi alam ko, Google and YouTube ay parang iisa lamang. So, yun. Si Google AdSense yung nagpapasahod sa akin. Hindi ko nga lang alam kung sa multi-channel network, paano lumalabas yung paycheck. Kasi, sabi ko nga sa inyo, 2 years. Yan pa pala, guys. Be very careful kasi may contract sa multi-channel network. Hindi ka pwedeng kumalas sa kanila unless hindi pa tapos yung contract mo. Like me, 2 years ako nun sa Pop Sugar and wala akong natanggap. So, yun. Yun na nga guys, ako pinapasahod ako direkta ni Google AdSense, kinukuha ko siya sa Western Union, meron silang ipapadala sa akin na control number kung magkano yung sinahod ko, pupunta lang ako sa Western Union, fill upan ko lang, and yun, makukuha ko na yung pera ko. Pwede rin siyang bank to bank, kung meron ka ding PayPal account, yun, pwede. Tapos marami pang ibang way para magkaroon ka ng pera sa pag-YouTube, hindi lang sa views. Meron din tinatawag na sponsorships. So may mga time na kukontakin ka ng specific brand na to, bibigyan ka nila ng parang
hindi naman script eh, para bibigyan ka nila ng project proposal, nagagawan mo ng video tong specific product na to. And of course, sasabihin mo yung magagandang salita, pero may mga brands din naman na gusto lang nila gamitin mo in a makeup tutorial yung product nila, and magkakaroon ka ng parang talent fee sa ginawa mong yun, babayaran ka nila. Tapos may mga times din na meron coupon code. Pero hindi lahat guys, kunyari specific skincare, kunyari meron akong skincare, pag nakabenta to using my coupon code, meron akong cut doon. So another kita na naman 'yun para sa iyo. Tapos ano pa bang mga ibang ways para kumita sa YouTube? Yung sponsorship, yung mga brands, meron din na pupunta ka sa isang event, minsan may mga talent fee din 'yon, pero mostly free lang 'yon, free products lang 'yung makukuha mo. So, 'yon, mostly 'yon lang 'yung mga alam ko kung paano kumikita sa YouTube. And I can say na ayos naman 'yung kita. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo siya eto guys, ayoko kasi magsabi sa inyo ng ano, nakakaya naman. Ayoko magsabi ng figures. Pero hindi siya makakash out hangga't hindi siya nakakarating ng 100, nakakaabot ng $100. So, 'yon guys. Mostly 5,000 and up, yun, matatanggap mo na yung sahod mo. So I can say that it's a very good, so I can say na malaking help na rin siya, kasi yun yung pinambibili ko ng mga makeup para meron akong i-review, pinambibili ko ng mga filming equipment kasi nag-a-upgrade ako, nakakabili na rin ako ng yan, yung mga lighting, yung lens, nakabili ako na dahil dun sa sweldo ko sa YouTube. Tapos, nakakabayad ako ng internet using that. And, yun, I can say na maganda. Ano pa kaya yung sa maraming views na talaga, mas marami silang datong, diba? Pero, kung gusto nyo mag-start ng YouTube channel, huwag nyo munang isipin yung pera. Gusto kong kumita. Huwag, kasi wala kang pupuntahan, promise. Dapat, nag-YouTube ka kasi hilig mo. Kumbaga, hindi dahil kikita ka. Basta, yun lang yung sa own opinion ko, guys. So, yun. I think sana na-explain ko naman na maayos. Kahit papano sana naintindihan nyo kahit medyo magulo. Pero, yun. Maraming salamat sa panonood nitong video na to. And kung gusto mong mag-YouTube, go na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hindi mo kailangan na sobrang gandang camera. Go na. Basta huwag mo munang isipin yung pera, ha? Basta isipin mo lang, kung gusto mo yung ginagawa mo, darating din ang time, marereward ka for that. So, yun. And, yun na yung aking thoughts kung paano kumikita sa YouTube. And, thank you so much sa panonood. I'm going to talk to you on my next video. Bye-bye!